Magandang gabi po, Bocaue Ward. Welcome to our weekly online Hear Him Devotional. Para po simulan ang meeting na ito, umawit po tayo ng awiting Brightly Beams Our Father's Mercy. At ang pambungad na panalangin ay ibibigay po ni Sister Sophia Nicole Dayag.
Salamat po sa mga binigay ninyong mga biyaya sa amin. At ngayon po namin na sana po i-bless nyo po kami ngayong may pandemic. Sana po wala po sa amin magkaroon ng mga malalalang sakit, lalong-lalo na po ang COVID na kumakalat po ngayon. I-bless nyo po ang president namin sa mga malalayang lugar na sana po hindi po sila magkaroon ng sakit, pati na din po ang mga bishop namin na malalayo po sa amin. Ganun din po ang yung mga malalayo po namin mga kamag-anak, pati na din po mga hold po namin na sana po hindi po sila magkaroon ng mga sakit na delikado po. At ngayon po, wala na po ang pandemic na ito. At sana po magkasama-sama na po kami. At iniinom ko po ito sa panganak na sa Jesucristo. Amen. Maraming salamat, Sophia, sa iyong panalangin. Ngayon po, mayroon po tayong mga special announcements, award business para po sa ating lahat. Number one, itong nakaraang linggo, itong linggong ito, nagpadala po ng liham ang area presidency sa aming mga bishops upang paalalahanan tayong lahat patungkol sa pagbabago ng polisiya ukol sa temple sealing matapos ang civil marriage. Okay? Na ginawa po ito noong Mayo 2019 o nakaraang taon sa pangungunan ng unang panguluhan sa pamumuno ni President Russell M. Nelson ang ating buhay na propeta. Dito po nakasaad na hindi na kailangang maghintay ng isang taon matapos ang civil marriage o civil wedding para ma-seal sa temple. Pinapaalalahanan po tayo ng area presidency, brothers and sisters, na ang pagpapakasal po sa huwes, okay, or civil wedding ay wala pong problema doon. Lalo na ngayon, nasarado pa po ang temple, hinihikayat po tayo ng ating pamunuan ng simbahan at maging ang inyong lingkod ng inyong bishop na sa mga nais po magpakasal, ngunit hindi pa po makapag-schedule ng temple sealing dahil sarado pa po ang lahat ng temple sa Pilipinas. Hindi rin po tayo pwedeng bumiyahe pa sa ibang bansa para doon magpakasal sa temple. Naiintindihan po ng Panginoon ang ating sitwasyon. Wala pong masama. Kung nais nyo nang magpakasal, magpakasal po muna sa huwes. At kapag bukas na po ang Manila Philippines Temple, pwede na po kayong isil doon sa temple. So yan po ang ating unang announcement. Number two, brothers and sisters, hinihikayat ko po kayong lahat na panatilihin ang inyong pagiging tapat sa pagbabayad ng ikapu. Mayroon pong online na paraan para magbayad ng ikapu sa mga may BPI or BDO. Kung nais po ninyong malaman kung paano ito magagawa, pwede nyo po akong i-message at ang expert po dyan sa atin, sa stake, ay si ating President Rene Boy Ariola. Makakatulong po siya sa atin at pwede nyo po akong i-message and I will relay sa inyo yung mga instructions po. Brothers and sisters, patungkol po sa ikapu, inihikayat ko po kayo na maging tapat pa rin. Kahit na hindi nyo ito maibibigay sa simbahan o sa bishop, ang ating pong gagawin, itago po natin. Alam po ng Diyos at ng mga anghel kung tayo ay tapat na nagbibigay ng ating ikapu. Tandaan ninyo, brothers and sisters, sinabi ng ating Panginoong Jesus nung kumarito siya sa mga Nephites. Okay, sa ikatlong aklat ng Nephi, chapter 24, sinabi po niya na I will rebuke the devourer for your sake. Hindi niya hahayaan na yung ating mga pananim o sa panahon natin, hindi nahahayaan na ang ating mga trabaho, ang ating ikinabubuhay ay mawawala. Alam ko po na marami sa atin ang nag-aalala, marami tayong mga pag-aalinlangan o mga kaba o takot. Ngunit humawak po tayo, kumapit tayo sa mga tipan na mayroon tayo. Mga pangakong ginawa natin sa Panginoon, tandaan niyo po, sinabi ni President Russell M. Nelson itong General Conference noong Abril. Sinabi niya na kapag tayo ay sumusunod sa ating mga tipan, ang Panginoon ay
talagang tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Brothers and sisters, ipinagdarasal ko po na kayong lahat, tayong lahat ay sumusunod sa batas ng ikapu. Ito po ay para sa ating proteksyon, espiritual, temporal, at para ipakita natin ang pagmamahal natin sa ating buhay na Panginoong Jesus. Ikatlo, brothers and sisters, temple recommends. Sa mga mag-e-expire na po ang temple recommends, please contact me, message niyo po ako, i-text niyo ako upang ma-schedule ko ang inyong temple recommend interview through cellphone or video call. Please contact me, your bishop. Brothers and sisters, number 4 po. Paalala po sa ating lahat ng area presidency, patuloy po ang utos ng Panginoon ng pagiging self-reliant. Alam ko po, brothers and sisters, na sa panahong ito, panahon ng taghirap, panahon ng mga pagsubok. Ito po na, dito po natin makikita yung mga pagkakataon na kung saan ang kamay ng Panginoon ay siyang gumagabay sa atin at sumusuporta sa atin. Dito natin makikita yung mga biyaya ng ating mga sakripisyo at pagtupad sa ating mga tipang ginawa nung tayo ay binyagan na tayo ay susunod sa mga utos ng Panginoon. Brothers and sisters, naalala nyo nung nakaraan, nagbigay ako ng message patungkol sa self-reliance. Sa mga challenge po natin ngayon, marami po mga kumpanya na malalaki ang nagsasara. Marami po sa inyo ang nakaranas na nawalan ng trabaho, ng panandalian. Malaking biyaya po galing sa Panginoon at dahil po sa inyong pagsunod sa batas na ikapo at sa iba pang mga kautusan ng Panginoon, yung mga nawalan po ng trabaho panandalian, nagkaroon na po ng trabaho. Yung mga tatay nakakabalik na sa opisina, sa kanilang trabaho, nakakakita na po. Yan po ay blessing ng Panginoon. Huwag po nating kalimutan na araw-araw, gabi-gabi, pasalamatan ang ating Ama sa Langit sa kanyang mga biyaya para sa atin. Brothers and sisters, alam ko, isa sa mga worries natin ngayon ay hindi tayo sure kung ano na bang kahihinatnan ng kinabukasan natin. Alam niyo po, may sinabi si President Hinckley, ang gamot po sa pag-aalala ay trabaho. Natandaan niyo po, nagbigay ako sa inyo ng message noon sa Facebook at dito rin po sa ating Hear Him nakaraang buwan, Mayo or Junyo, na subukan po natin yung mga trabaho o yung mga negosyo na kumikita, ngunit kahit na maliit. Okay? Brothers and sisters, ito po yung mga nagtinda ng barbecue, meron sa inyo nagtitinda ng chicharo, nagtinda ng itlog, kahit dahil nawala ng trabaho. Yung kita na ito, brothers and sisters, bagamat sabihin natin mas maliit kaysa sa kita natin dati, ito pa rin po ay pamamaraan ng pagpapakita ng ating tiwala at pananampalataya sa Panginoon na sinabi niya na hindi niya pababayaan ang mga taong matapat at masisipag. Brothers and sisters, nais ko po panghuli, panglima, nais ko po ipabatid sa inyo na iwasan po natin ang utang. Brothers and sisters, sundin po natin ang mga payong ito at alam ko po na tayo, ito ay galing sa mga buhay na propeta at sa aking pag-aaral ng mga banal na kasulatan, naramdaman ko po na ito ay kailangan natin sa panahon ito. Pag umiwas po tayo sa utang, tayo po ay magkakaroon ng mas maraming kapayapaan sa ating puso, lalo na sa panahon ito. Ito po ang ating wild business. Maraming salamat po, brothers and sisters. Ang ating po mga speakers sa gabing ito ay sina Elisha Shen Canonce at Mary Ann Canonce. Ang mag-inang ito ay magsasalita na po sa atin at matapos po nila, ang panghuli nating speaker ay si Brother Donato Dayag. Marami pong salamat. Masaya po akong makakapagbahagi po ako dito sa Hear Him Devotional. At ang topic ko po ay joy. We receive joy through Holy Ghost. The Joy of the Saints by Elder Dito Christopherson of the Quorum of the 12 Apostles. Joy comes from K.
keeping Christ's commandments, Mama, from overcoming sorrow and weakness through Him and from serving as He served. 2 Nephi chapter 2 verse 23 and 25. And they would have had no children, wherefore they would have remained in a state of innocence, having no joy, for they know no misery, doing no good, for they know no sin. Adam fell that men might be, and men are that they might have joy. Nararamdaman po natin ang joy sa ating mga pamilya. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. At alam ko rin po na kasama po sa plano ng Diyos ang walang hanggang pamilya. At alam ko po na yung bagay po na yon ay magiging masaya po tayong lahat. Kung hindi po natin malalaman ang nakabubuti sa atin at nakakasama, hindi po natin malalaman ang tunay na kagalakan sa buhay. At ito'y binabahagi ko at iniiwan ko sa pangalan Jesus Christ. Amen. I thank Thee for my Heavenly Father to speak with you now. Ang topic ko po, the importance of a prophet. Alam ko, kung wala tayong propeta, wala tayong scriptures, katulad nitong Holy Bible, Book of Mormon, Doctrine and Covenants, Pearl of Great Price. Dahil sa propeta, lahat na isulat dito sa Banal na Kasulatan, yung teaching na ginawa ni Hesus Kristo. Yung mga propesiya tungkol sa kapanganakan ni Hesus Kristo. At pagmamahal ni Hesus Kristo sa kanyang pagmamahal, yung dakilang pagmamahal na ginawa ni Hesus Kristo, yung pagbabayad sala na ipinakita niya sa lahat ng tao sa buong mundo. At dito sa kahalagahan ng propeta ay marinig natin yung voice, na ang boses na yon ay galing sa Diyos. Dahil alam ko ang propeta ay instrumento niya upang ihayag ang mga bagay na kailangan natin. Makita natin yung voice of warning, voice of repentance, and the voice of counsel, and the voice of preparedness. Preparedness, ihanda natin yung sarili natin. Tulad na sa maraming nangyayari sa Banal na Kasulatan, yung mga sakuna, mga propesiya yan, ng mga propeta, at yung mga bagyo, mga earthquakes na nangyayari sa mundo natin. Katulad ng coronavirus, kasama yon. Yung pestilence, ipinoprosiya din yan ng Diyos, ng mga propeta, para tayo makapaghanda, tayo makapag sisi sa ating mga kasalanan. At makapaghanda tayo na makabalik sa piling ng ating Ama sa Langit. Makabalik tayo sa kanyang kinaroroonan. Paghahanda sa pangalawang pagparito ni Hesus Kristo. At
sa banal na kasulatan, pinapakita ng Diyos ang kanyang lahat ng mga kautusan. Isang paghahanda natin para sa second coming ni Hesus Kristo upang karapat dapat tayo sa harapan ni Hesus Kristo. Alam ko ang simbahan ni Hesus Kristo. Itong simbahan ni Hesus Kristo ay kanya ito. At meron tayong buhay na propeta na si Prophet Nelson. Naalala ko yung sinabi ni Prophet Nelson na sa pagpasok ng 2020 ay mayroong magandang mangyayari. Nakita ko yung sinabi ni Prophet Nelson tulad ng nangyari sa pandemic. Na alam ko kasama ito sa propesya na nagpapasalamat ako at ang aking pamilya, ang aking asawa. Sa kabila ng pandemic kami ay, o ang aking asawa nagkaroon ng inspirasyon upang magkaroon ng hanap buhay na pagtitinda ng itlog. Kahit sa kabila ng alam natin na natatakot ang sinasabi, stay home is save lives. Pero ako sa sarili ko, hindi ako natatakot kung ano mang mangyari. Kung hanggang doon na lang ang buhay ko, wala akong magagawa. Alam ko there is a Savior na magliligtas sa atin. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng ating panalangin at pananampalataya ay ang ating pangangailangan na ibibigay at ang ating pagsisisi na alam ko ang Diyos inuunat niya ang mga kamay para sa atin. Sa ating pangangailangan at ang ating pagsisisi. At nagpasalamat ako naging member ko sa simbahan na ito dahil inhanda ang aking pamilya para sa mga bagay na ito na ginagawa sa pang-araw-araw. At ang lahat na ito ay aking iniwan sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Kamusta po kayo, brothers and sisters? Alam ko po, naligtas po tayong lahat. At papasalamat po ako sa oras na pinaglob sa aking bishop upang magbigay po ng mensahe galing sa Panginoon. Yan po isa sa mga mahalagang nabasa dito. Dito sa 1 Nephi, chapter 17. Ito yung time na yun na si Nephi inutusan siya ng Panginoon upang gumawa ng mga barko. Gumawa ng barko upang maitawin niya ang kanyang pamilya sa kabilang lupa. At ito yung sinabi niya, ito yung nangyari na nag-usap sa akin ng Panginoon, sinabing, ikaw ay gumawa ng isang sasakyan dagat, alinsunod sa pamaraang, ipapakita ko sa inyo upang maitawid ko ang inyong mga tao sa kabila ng tubig nito. At sinasabi ko, Panginoon, saan po ako patungo upang makatagpo ng isang minang tutunawin upang isagawa ko ang mga kagamitan sa pagyayari ng sasakyang dagat alinsunod sa pamarang ipinakikita ninyo sa akin. At ito yung nangyari na sinabi sa akin ng Panginoon kung saan ako nararapat pumunta upang ipagtagpo ang inang minang nang makagawa ako ng mga kagamitan. No, ito yung time na yun na sinipay, saan daw siya makakahanap, no? Upang makagawa ng barko. Sa ating panahon ngayon, ano ba yung mga gamit na dapat nating gawin dahil na sa ating sarili. Dahil na itong dumating na itong pandemic ng COVID-19. Isa sa tools na dapat nating gamitin ay yung tinatawag na panalangin. Ba't ko nasabi yung panalangin? Naalala ko nung kararabas ko lang po ng mission, no? Isa sa mga
kamisyon ko po ay meron siyang kaibigan na nasa Bicol. May sakit po siya. At yung kamisyon ko po na yun, tinawagan niya po ako. Nasabi niya na may nangangailangan daw ng blessings dahil wala daw siyang kakilala sa Manila kasi galing po siyang Bicol. At binigay niya sa akin yung address at yung address na yun dun sa hospital. At nung papanik ako ng hospital, yung lugar na yun, yung room na yun, sobrang daming pasyente. Hindi ko po alam kung sino yung member na i-bless ko po. Pero nung time na yun, biglang may umupo na pasyente at kinawayan ako. Sabi ko, ito na siguro yung sisters na sinasabi na aking commission. Nung paglapit ko po, bigla niya po akong niyakap. Hindi ko alam kung bakit. Tapos sinabi niya, inilingin daw yung kanyang panalangin araw na to. Sabi ko, bakit po? Kasi alam niya po na mayroon dadating na episode holder upang mag-bless. Doon ko po naramdaman yung ka-importante pala ng prayer. At si sisters, nung na-bless ko siya, nagpasalamat siya sa Panginoon. Na yung kanyang paniniwala ay natupad. Ganun din po sa ating sarili, brothers and sisters. Habang tayo naman nanalangin, binibigyan natin yung ating mensahe sa ating Panginoon. Ano yung pangangailangan natin, ano yung ating pinasasalamatan sa Kanya na lahat ng bagay na binibigay sa atin. At hindi lang po araw-araw, kundi sana kahit minuto-minuto, manalangin po tayo. Isa sa mga kapangyarihan na ibinigay sa atin upang manalangin. Upang makaiwas po tayo ng mga bagay na masasama sa bagay sa ating paligid. At meron po isang video presentation. Ito yung nangyari during time na isa sa mga pandemic din sa ibang bansa. Ipapalabas ko po sa inyo. Who is the King of Glory, this Lord of Hosts? He is our Master. He is our Savior. He is the Son of God. He is the author of our salvation. He beckons, follow me. He instructs, go and do thou likewise. He pleads, keep my commandments. Let us follow him. Let us emulate his example. Let us obey his word. If there is anything good out there, we believe. If there is hope in the heat of despair, if honesty opens an eye to the truth, wake up the world and welcome the proof. We believe in one name under heaven, where all things are given by faith, love. There is innocence undefiled, we believe. Is there a chance to retreat from the wild, we believe. If virtue is one thing you won't be without, we'll fight with the faithful, we'll sing and we'll shout. We believe in one name under heaven, where all things are given by faith, love and
take very seriously the words of our Lord, for I was an hungered and he gave me meat. I was thirsty and he gave me drink. I was a stranger and he took me in, naked and he clothed me. I was sick and he visited me. I was in prison and he came unto me. Ayan. Alam ko po na yung mensahe na napanood niyo po sa video ay napakahalaga. Especially yung mga welfare at yung ating paniniwala na balang araw mawawala yung mga sakit na dumadating sa ating pagsubok. At ganun din po, share ko lang po yung aking testimony. Oras, kapag lumalabas po ako ng bahay, hindi po ako natatakot na mahawa ng sakit sa COVID-19. Kasi alam ko po na nandiyan yung Panginoon Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. At alam ko na protected po ako ng panalangin ko. Na naniniwala po ako na napaka-importante kasi yung panalangin. At alam ko rin po na pag nanalangin tayo, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Palagi siya nandiyan. At balang araw, matutuklasan na rin, naalala ko tuloy yung during time was yung special fasting natin. Alam ko po na dinilig na ating Panginoon yung ating special fasting. Kahit sabihin natin na kulang pa, pero i-continuous po natin yung ating special fasting, yung ating prayer para mapaglabanan natin yung ating pandemic sa ating buhay. Alam ko po tayo totoo at itiniwang ito po sa Panginoon Jesus Christ. Amen. Maraming salamat po sa mag-inang Alicia Shen Canonce at Mary Ann Canonce at kay Brother Donato Dayag sa inyong mga turo, inspirasyon at mga words of counsel para sa ating lahat. Thank you very much. Ang ating pong closing hymn ay matatagpo ay ang hymn na The Iron Rod. At ang closing prayer ay ibibigay ni Brother Carl John Manalansang. Brothers and sisters, patapos na po ang ating Hear Him Devotional. Maraming salamat po sa mga nag-comment ng attendance. Sa mga hindi pa po nakapagbigay ng attendance, please po, i-text nyo na po ako or i-message sa Facebook. Last po na announcement, brothers and sisters, meron po akong hinihandang talk para sa mga young single adult tungkol sa panahon ng pandemic. Kung paano po haharapin ang kinabukasan sa panahon ng pandemic at krisis na ito. Sa mga tatay, nanay at youth, iniimbitahan ko po kayo na dumalo. Mamaya, pagkatapos nitong Hear Him Devotional, meron tayong maiksing video tungkol to show you yung binyag na nangyari noong nakaraang linggo na binyagan po ang kuya ni President Rene Boy Ariola, si Brother Richard Martin Ariola. After po ng kanyang short video ay ang ating Young Single Adult Devotional ng alas 8 ng gabi. So please attend sa mga nais pong makinig sa aking mensahe tungkol sa paano na ang hinaharap sa panahon ng krisis ng pandemya. Marami pong salamat. Oh,
With your Father in Heaven, we are so grateful for this opportunity that we have to be part of this word devotional tonight. Grateful, Father, for the Spirit that has been with us throughout this past few months. Grateful, Father, for the blessings that we continually to see in our lives, the small miracles and the guidance of the Spirit. Grateful, Father, that our families are safe and that we continue to see your hands in our lives. Father, we ask you at this time to help us and then strengthen us as we continue to fight COVID-19. Help us, Father, to be a beacon of light and charity to other people as we heal as one and as we fight as one. Father, we are grateful for thy Son, Jesus Christ, and his example. And grateful, Father, for our living prophet and our living apostles as well, that continually guiding us in these last days. Help us to continue to abide in their words and in their counsels. And Father, we love thee and we say these things in the name of Jesus Christ. Amen.